Amazing. Who am I that you are mindful?
Bago po tayo mag-umpisa, tayo muna po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa gabing ito. Patuloy na kumilos ka sa aming kalagitnaan at maranasan ka namin, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa akin ng karunungan, Panginoon, sa pagdadala ng iyong salita, patuloy na maranasan ka namin. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ang teksto po natin ay matatagpuan sa Kawikaan 24 verse 5. Ang pantas na tao ay malakas. Oo, ang taong maalam ay lumalago sa kapangyarihan. Mga kapatid, ito po ay inirintulad ko sa isang buto na kapag ito ay itinanim mo, ito po ay tutubo at lumalaki siya ng lumalaki. Kumusta po tayo? Tayo po ba ay lumalago sa ating Panginoong Jesus? O tayo po ba ay tagabutas ng upuan lamang? Ito po ay pinamagatan kong ang totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano po ay patuloy itong lumalago sa karunungan at biyaya ng ating Panginoon. Ano-ano po ang katangian na isang totoong Kristiyano? Makikita po natin sa Kawikaan 24 verse 5, may dalawang katangian ang isang totoong Kristiyano. Number one, may kaalaman sa salita ng Diyos. Number two, may lakas at kapangyarihan. Una po ay may kaalaman sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng kaalaman is karunungan. Ito po ay tinatawag sa Hebreo na daat. At nag-umpisa po ito sa salitang yada na ang ibig po sabihin ay karunungan. Paano po tayo magkakaroon ng karunungan? Letter A, magbasa po tayo ng Biblia. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Sinabi niya po sa Joshua 1:8, ang aklat na ito, ang kautusan, ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong magiging hawain ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Number two is mayroong lakas at kapangyarihan. Paano magkakaroon ng lakas at kapangyarihan? Letter A is pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa ating Diyos. Ito po ay tinatawag sa Greek na pistis at ito po ay nangangahulugan na pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagmula sa Diyos lamang. Sinabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing the word of God. B is ang totoong Kristiyano ay mapanalanginin. Sinabi sa James 5:16, mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng iyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ang panalangin ng taong matuwid ay kamangha-mangha at mabisa, sandatas laban sa pagsubok, mabisang gamot laban sa lahat ng uri ng sakit. Ang panalangin ng taong matuwid ay may kapangyarihan. Minsan ginagamit ng Diyos ang pagsubok sa ating buhay para ma-build up ang pananampalataya natin sa Kanya. Para din magkaroon tayo ng lakas ng loob para harapin ang mga pagsubok na dumarating. Para maranasan din natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Sa aking pagwawakas, ang totoong Kristiyano ay may kaalaman sa salita ng Diyos. May kalakasan din siya at may kapangyarihan. Mga kapatid, sa gabing ito, hinahamon ko po kayo na maglingkod sa ating Diyos. Year 1997 nang ako ay makakilala sa ating Panginoon. Sa pagdaan ng panahon, maraming pagsubok ang nangyari sa aking pamilya. Isa na rito si Paul Gerson, nang ipinanganak ko po siya ay mayroon po siyang hemangioma. Subalit, ang ating makapangyarihang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay.
nangyari po sa kanya ay complete healing po ang nangyari. Nawala po ang kanyang hemangioma. Year 2010, na-diagnose po ang aking asawa na may glaucoma. Sabi po ng doktor sa kanya, controllable ang glaucoma, hindi curable. Subalit ang Panginoon ay binigyan po siya ng ganap na kagalingan sa kanyang sakit. At ito po ang aming pinagpapasalamat sa ating Diyos na naranasan namin ang kapangyarihan ng ating Diyos sa ating buhay. Pangatlo po, nakaranas din po kami ng na ang Diyos po ang nag-provide sa aming pamilya. Isang beses po, ang hawak ko na lamang po pera ay 5 piso. At sinabi ko po ito sa aking mga anak kung ano ang mabibili namin para makakain kami ng hapunan sa 5 piso hawak. Sabi po ng anak ko, siya ang bibili. At pagdating po niya, ang dala-dala po niya ay 5 chicheria mang inasal. Pero ang kapangyarihan ulit ng Diyos ay naranasan namin. Nakarinig kami ng boses, Suset! Paglabas po ng aking anak, nakita po niya may dala-dala pong 1 buong lechong mani at spaghetti binigay po sa aking anak. At kita niyo po ang pagkilos ng ating Diyos na tunay na minsan pinaparana sa atin ang mga sitwasyon upang ang pananampalataya natin ay patuloy na lumago at lumakas dahil sa mga karanasan na ating naranasan. Panginoong Jesus, maraming salamat po Diyos sa gabing ito. Tunay Panginoon, ng iyong Santong Espiritu ang patuloy na kumilos po sa amin. Salamat Panginoon sa patuloy mong pagbibigay ng katatagan sa bawat isa po sa amin. Patuloy na nabigyan niyo po Panginoon ng desire ang mga tao Panginoon na nakikinig nito o God na maglingkod sa iyo Panginoon. Tunay na napakasarap maglingkod sa iyo o Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya Panginoon, sa kalakasang pisikal, sa kalakasang espiritual na ibubuhos niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon sa katagumpayan o Diyos. Ito po ang dalangin namin na may pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Amen.